Dati napapanood lang namin to sa mga kapwa natin diyang mga content creator na kumakain sa labas dahil nga may nag-sponsor sa kanila. Pero ngayon, naranasan na namin ito mga ka-heart. At masarap sa feelings na may mga tao na magaganda ang loob kahit hindi nila kami kakilala, tumutulong sila. Tara, samahan nyo kami mga ka-heart at mamasyal at kumain sa labas kasama ng aking partner. At maraming salamat pala kay Kahart JBs na nag-sponsor sa amin para daw kumain sa labas. So ayan, sumakay na kami ng tricycle papunta ng SM kasi galing sa terminal, sasakay pa ng tricycle or pwede naman lalakarin pero sasakay na naman kami ng tricycle para mabilis kasi nagutom na si Joa. Nung nagsisimula kami sa vlog mga Kahart, akala talaga namin na wala talagang mag-support sa amin, hindi kami makakaranas ng ganito, pero thanks God talaga na meron pa rin mga tao na para sa amin na handang tumulong at handang mag-share sa kanilang mga blessing. At so ayan, nakarating na kami dito sa SM. Ayan, tatawid na kami. At saka ayan, si Jua yung videographer ko ngayon at papasok na ako dyan. Ang sarap sa feelings kasi ang lamig kasi sobrang init sa labas mga ka-heart. At pagpasok namin dyan mga ka-heart, may ang mga tao nagsitinginan sa amin kasi nagvi-video kami. At parang naiilang din kami kasi first time namin mag-vlog dito sa maraming tao talaga mga ka-heart. Ganito talaga yung feelings pag mag-vlog ka sa maraming tao, no? Parang mahihiya ka magsalita, mahihiya ka tumingin sa camera, pero confident lang talaga dapat para magagawa mo yung gusto mong sabihin. At pagdating namin dito sa Jollibee mga cart, sobrang daming tao yung pila, hanggang sa labas yung pila mga cart. Kasi ang sabi kasi ni JB's, mag Jollibee daw kami. Kaso nga lang, ang daming tao, walang bakanteng lamay sa mga cart. At naisipan namin na doon na lang kami kumain sa katabing kaina ng Mang Inasal. At pagpunta namin doon, ang dami ring tao. Kaya papasok muna kami doon sa bench. Magtingin-tingin muna kami dito sa mga damit habang nagpapalipas, baka matapos na yung ibang tao, pagbalik namin may space na. Tingin-tingin muna kami dito sa mga damit, mga para maaliw at palipas oras na nga. At ito, may sabi nga ni Peter, ganyan daw yung gusto niyang katawan. Sana all. Pero hanggang tingin na lang muna kami sa ngayon kasi wala pa kaming budget para sa mga bagong damit. Balay natin soon sa Pasko, baka may grasya tayo, bibili din kami ng medyo may pangalan na mga damit. Maraming magagandang damit, maraming magagandang short or kahit ano dito sa bench. Kaso nga lang, wala kang pera. Ang pait talaga mga ka-heart. Pero okay lang yan kasi hindi naman kami bibili. Palipas oras lang naman. Sa ngayon kasi okay lang muna ang aming ma-afford. Tig 50 pesos. Pero okay naman yung mga okay-okay. Lalabhan mo lang ng mabuti. Pakuluan mo lang ng tubig para safe talaga ba bago mo suotin. Sabi nga ni Peter dito, bibilhin ko daw tong damit na ito para daw may bago akong damit. Sabi ko nga lang, oo, maganda siya, pero tsaka na lang pag may budget na tayo dito kasi yung budget natin parang alanganin pa, tapos ipapaayos pa natin yung ating bahay kubo. At so ayun mga card, bumalik na kami dito. Saktong-sakto, wala na nagpipila. Ayan, nag-order na ako ng dalawang only rice at saka isang halo-halo at saka dalawang drinks. After 30 minutes, dumating na po yung aming order. Natagalan kasi sobrang dami talagang customer dito mga ka-heart. At pasensya na talaga ka-heart JBs, dito na kami kumain kasi sobrang dami ring tao doon sa Jollibee. Walang pwesto, kaya dito na lang kami sa Mang Inasal at saka only rice. Only rice kasi yung sa Mang Inasal, kaya parang sulit na sulit yung binayad mo. At syempre, bago kumain, mag-pray muna tayo mga ka-heart. At tara, kain tayo mga ka-heart. Sa part na ito mga ka-heart, sobrang gutom na talaga kasi alas 2 ng hapon. Lumagpas na sa tanghalian. Kaya, at saka hindi na kami gumamit ng kutsara kasi parang nasanay kaming kumain magkamay. Kasi para sa amin lang, masarap kumain pag magkamay mga ka-heart.
kapag magkamay kasi parang sulit na sulit, at saka masisimot mo yung buto. Gustong gusto ko pa naman yung buto ng manok mga kart pag ganito. At sa mga baka may magtanong bakit dalawa lang yung in-order namin, yes po, kasi yung binigay sa amin ni Kahar JB's ay inati-hati po namin. May tao po kaming binibigyan pero hindi na lang namin binivideo kasi para privacy na lang po. Hindi lahat ng tulong ay kailangan i-video. Kaya dalawa lang yung in-order namin kasi only rice naman ay importante. Only ang rice. At sana mga ka-heart, sana hindi kayong magsawang mag-suporta sa amin. At sa mga gusto pang mag-support, paki-follow na lang po sa aming Facebook page. At paki-subscribe na lang din sa aming YouTube channel. Thank you so much mga ka-heart. Sobrang nag-enjoy talaga kami sa araw na ito mga ka-heart. Parang date na rin to kasi pag doon kami sa amin, lagi kami kasi nagpapawd ng nipa. Parang ano ba? Kailangan sa araw-araw talaga may papasok na grasya. Parang ganun kami mga kart. Minsan lang kami lalabas kasi parang naisip namin parang sayang naman yung ating ano, pero mas importante talaga na paminsan-minsan din maglalabas, magpasyal-pasyal din para mawala yung stress, diba? Kaya nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon na kahit ganito yung relasyon namin, mahal pa rin kami ng Panginoon kasi binibigyan pa rin niya kami ng grasya, at may mga tao na ginawa niyang instrumento para tumulong sa amin at mag-share ng grasya. At ito na nga, nakakain kami at nakapag-share din sa iba sa mga binibigyan nila sa aming grasya. So ayan, gutom na gutom siya. At ito na nga, dumating na yung aming in-order na halo-halo. Isa lang po ang in-order namin mga kart kasi baka hindi namin maubos kasi busog na kami sa kanin at saka ulam. Kaya isa na lang yung binili namin kasi basta sayang naman din yung hindi namin maubos pag dalawa yung aming bibilhin or in-order. Sobrang lamig na talaga kasi aircon dyan, tapos kumain pa kami ng halo-halo. Ayan, nanginginig talaga yung kamay ko dyan mga kart kasi sobrang lamig. Ang lakas kasi ng aircon tsaka ang kumain pa kami ng halo-halo. Ayan, minsan talaga no, pag hindi mo inakala na mga ganitong bagay na darating sa buhay mo, pero wala talagang imposible sa Panginoon kasi ibibigay niya kahit hindi mo hinihingi. Kaya sa mga tao diyang nagsasabi na salot daw kami, malas daw kami, at wala, hindi kami anak ng Panginoon, maraming salamat sa mga sinasabi niyo mga heart. Kahit ganyan kayo sa amin, hindi kami nagtatanim ng galit sa inyo kasi sabi nga, ika nga mga heart ay love your enemy, sabi ng Panginoon, di ba? Kaya pag may taong mga ayaw sa inyo, ayaw sa relasyon ninyo, hayaan nyo na lang po sila mga kaheart. Katulad namin, ang ginagawa namin, hinayaan na lang namin sila kasi ang importante hindi kami nanghingi sa kanila, at higit sa lahat wala kami naaapakang tao. Yun lang po mga kaheart ang importante sa buhay natin. At pasensya na talaga mga car sa aking salita kasi hindi talaga ako Tagalog. Nagtagalog na ako kasi may mga viewers at supporters kami na hindi makakaintindi ng Bisaya. Kaya nagtagalog na lang ako. Shout out pala sa iyo ate na nakatingin sa amin. At pasensya na mga car, late at proud na ito kasi sobrang busy talaga namin sa aming hanap buhay kasi hindi naman pwede lagi kami nakababad sa cellphone. Kailangan talaga namin magbanat ng buto para mabuhay kami kasi wala pa kaming sahaw dito sa pagva-vlog namin sa TikTok. May ano kami, may grasya kami, pero hindi yung sa Facebook at saka sa YouTube. Thank you, JB. JB, thank you, JB. JB, thank you so much. Sa iyong pa Jollibee sana, pero ang daming tao sa Jollibee. Sorry, hindi kami nakasamak. Mang inasal lang kami kasi alas 2 na. Nagutom na yung kauban ko. Yes, thank you so po, much, JB. Bye-bye, JB. Bye-bye. Thank you so much, mga heart. We love you all. Love you all. Bye-bye. Bye-bye.